Okay, praise the Lord. So, salamat po, Pastor Edwin, sa inyong mensahe na nagmula sa ating Panginoon. Salamat po sa mensahe at sa buhay ni Job. Okay, so magandang anong oras na ba? Tanghali po sa ating lahat. Dadako na po tayo sa ating pagbibigay. So, okay po. So, share ko lang po is about the principle of giving or mga tuntunin or basihan sa pagbibigay po natin. So, actually, marami po tayong mga principles sa pagbibigay. Pero, syempre, pumili lang po ako ng isa para manuwaan po natin lubos ang ating kung paano tayo magbigay. Or sa iba naman po, alam po natin na marami na po nakakaalam nito. At lahat sa ating mga ano. So what I will share to everybody is ito nga po yung nais po ng ating Panginoong Jesus na magbigay tayo sa tamang reason or dahilan. At si Jesus po binalaan po niya ang kanyang mga alagad. Mamaya po ipo-post ko sa ating screen yung verse. So binalaan ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag magbigay para mapahanga ang mga tao. So pag magbibigay po tayo, huwag po tayong inaan natin yung para mapahanga lang yung tao na yun, ang galing magbigay, ang laki ng binigay. Dapat po hindi po tayo ganun. So hindi po dapat na inaan natin yung pagbibigay na ganun. So ipopost ko lang po sa ating screen yung ating Bible verse. So teka lang po. Okay. So ang Bible verse po na reward from your Father who is in heaven. So napakalinaw naman po ng sinabi sa amin sa Bible verse po. Kapag tayo magbibigay, suriin din po natin ang ating mga motibo. Bakit ba tayo nagbibigay? Ito ba ay para i-glory ang ating Panginoon? Or baka naman unintentionally para nas ano nga po na mapapurihan ng mga tao lang yung ano natin intention natin. So lagi natin po iisipin na tayo po ay dapat magbigay dahil para mapapurihan natin ang ating Panginoon. Okay? Yan po napakahalagang reason or principle kung paano po tayo magbigay. Okay? Yun lang po. At of course, bago po ako magtapos, ito po yung dapat nating laging itatanong din sa ating mga sarili. Are we giving for God, praise, or man? Sana wala po sa ating nagbibigay dahil para mapapurihan ng mga tao, ulitin ko po. Sana lahat po tayo ay nagbibigay para sa Panginoon at sa kanyang kawalitian. So, yun lang po. Nga pala po, yung mga tithes and offering po natin, pwede po natin ilagay sa basket sa may harapan po na pintuan nila Bro Robert. At sa mga nasa labas naman po, ipopost na lang po namin sa Zoom sa ang account niyo po itatransfer yung pera. Pwede through Visa or Mastercard or STC Pay. Tumatanggap din po kami. De, joke lang po. Ipunin po na lang muna natin siguro. Siguro po later na lang po, pag nagkita-kita tayo muli, doon po natin ibigay po yung ating mga handog. Okay, so ngayon po, let's pray for the tithes and offering that we give. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang yung pinagkakaloob sa amin at ito po ang aming mga tithes and offering na iyong handog para sa inyo. Nawa, O Lord, ito po yung magamit lamang sa iyong kapurihan, Panginoon, magamit sa iyong kaluhatian, Panginoon. At hayaan mo po, O Lord, na bigyan niyo po ng karunungan at wisdom mga taong mga kapatid, O Lord, na hawak po na aming panlalapi, Panginoon. At ito po ay maipamahagi rin, O Lord, sa mga nangangailangan, Panginoon. Muli, O Lord, sa aming mga kapatid na wala pa pong trabaho ang Panginoon or hindi pa po kumpleto yung kanyang sahod, Panginoon, nawa, O Lord, maging okay na po lahat at patuloy na po silang magkaroon ng trabaho at magkaroon po na para makapaghandog po sa inyo, Panginoon.
Muli, O Lord, ikaw po ay pinasalamatan namin, pinapapurihan. In Jesus' name we pray. Amen.